We're done na kay Central Post Office and pupunta na tayo kay Book Street. Ng trees. Ayan, yun na niya. Siguro pag maaraw dito, hindi masyadong mainit kasi covered siya ng trees. And almost, halos napuntahan ko pala. Ayun, parang may nakita akong banh mi. Ayan, tatry natin yung banh mi. Street. Ayan, ang cute. Street. Mag-eat tayo by the street and then nakaupo tayo sa cute na upuan nila. Hi guys, good evening. It's 5:57 Saigon and we are here na sa may Opera House na area. And ito siya. Ayan siya guys. Kasi wala pang ilaw. Ayan. So tatawid tayo dun sa kabila para sa mas malaking view. Dun tayo pupunta para makita yung view ng Opera House na medyo malaki kasi sobrang lapit dito eh. Ayan siya. Ano tayong tatawiran? Ayun guys, so we're currently walking here lang sa area ng Opera House. Ayun na siya sa likod. So baka balik ako dyan mamaya, ngayon lang nila binubuhay yung ilaw. And may mga kaganapan dito sa gitna, may artista ata, pero di ko naman kilala. Local artist siguro. May mga fans eh, nagpapapicture. And, may ganap din dito sa gitna. Hindi ko alam kung anong meron. Ito. Ayan. Ang meron. Daming event. Pero laban ng mga madlang people kahit umuulan. Okay. So ito pala si Ho Chi Minh statue. Okay. Sige. And then wait lang. Hahanap tayo ng magandang pwesto. Ito pala si Ho Chi Minh. Okay. And then yung City Hall. Tawid muna tayo. Yon, hi Ho Chi Minh. So si Ho Chi Minh po ay tao. Hindi lang siya lugar. Ayan siya. And then yung City Hall. City Hall at kay Ho Chi Minh statue and it's currently 6:13 in the evening. So narinig yung may maingay, makikiostroso tayo dun. May mga ganap pa dito tayo ng parang ay nagsasayaw. The second green growth show. May pa-show dito. Tapos may pa-bazaar dun.
presyosa tayo. Dito naman may pa-artista sa kabila, L'Oreal. Yan, presyosa tayo. Nagdumediretso lang ako and nakita ko tong Saigon Center na parang mall. And meron siyang ano sa tapat. Ito, ito yung Saigon Center. Kasi hindi ako excited sa mall eh. Tapos merong parang bazaar-bazaar, so doon tayo pupunta. Nakikigulo tayo kung may mga local foods dyan. Baka mamaya puro ano, fruits. So sisilipin natin. Ayun guys, so may napasok tayong street bazaar. Ayan, so kaya ko Sabado kaya wala silang ganito. So ikutin muna natin, tapos magbibideo ako. Ayan, hanggang doon. Tapos ikutin muna itong punta doon, tapos pabalik. Tapos magbe-picture bago tayo mamili ng ating kakainin. Okay. Okay guys, umalis na ako doon kasi wala ring mauupuan. Ang daming masasarap, ang dami kong gustong kainin kasi walang mauupuan. So alis na lang ako. And yan yung negative side na mag-isang traveler, wala namang kumain ako nang nakatayo. Habang na, hindi ko kayo mabablog kung ganun yung gagawin ko. So ngayon, bumabalik na lang ako papunta ng Ho Chi Minh Statue. And baka balikan ko yung Opera House para ma-videohan ko siya ng may ilaw. Kasi yung dating ko kanina, walang ilaw eh. Tapos, ganun, uso din yung karaoke dito. Ganun yung dadaanan ko. Ito, sa likod ko. Oh, may karaoke sila, tapos nagiinuman. Tapos may tindahan din. Oh, very, ano, very noisy. And ito pala guys, ayun yung sinasabi ko. Ito, station siya, pailalim. Feeling ko, gumagawa sila ng subway. Ayun, nakita nyo. HCMC Metro. Search ko nga mamaya. Parang gumagawa sila ng subway dito, pero hindi pa siya available. Parang kagaya lang siguro sa atin, naghuhukay pa sila sa ilalim. So, ayun lang. Ay, ang dami ng tao dito. Feeling ko isasarap tong street na to. Maya-maya, paggabi na. So, ayun, balik muna. Ay, ayun na pala Opera House. Ah, may ilaw na nga. Ayun, kita ko siya. So balik muna ako dun sa Opera House guys para ma-share ko sa inyo ng may ilaw. Okay? It's 6:41 Saigon. And ayun nga, nagsara na sila dito sa gitna. And may mga event kasi. So ngayon papunta na akong cafe apartment. Kabalik na ako ng Opera House kasi may pailaw na. And then cafe apartment na lang akong magti-dinner. And pupunta na rin daw si coach dun. So dun na lang kami magkikita. Eh, malapit naman na ako. Ayan siya. Dala-diretso lang, tapos cafe apartments na. Okay? Okay guys, so we're here na sa the cafe apartments. Ito siya. Ayan. Hindi maganda lang po sa dito kasi may pa-event. So, kailangan na lang humahat lang po sa dito sa baba. Bayad ang elevator fee, 3,000 PND. But may option ka naman mag-stairs dito katabi. But I will start my journey sa pinakataas.
tignan natin kung anong meron doon. Ayun guys, time check it. 7:12, saikod, and nakahanap tayo ng spot. Dito tayo sa Good Day Coffee. Ano ba yun? Ayan lang sa receipt. Ayan. Good Day Coffee. And sa 8th floor siya. And ito, nasa labas tayo. Ano doon? Ito yung kanilang loob. So mamaya magbibiro lang ako. Mag-shot ako ng mga video ng shop nila. Nasa 8th floor to, located ng The Cafe apartment. And dito ko na pinapapunta si Coach sa taas. Aesthetic. Ta-da! Hi guys, good evening. Time check. It's 9 PM. I'm back in my room. So nakita kami ni Coach, hindi naman kapag-vlog kasi nagkukwentuhan kami. Nakalimutan ko na mag-vlog, pero dinala niya ako doon sa
Bouvian. Bouvian, wait lang. Mag-audit yung title. Wait lang ah, search natin. Bouvian Walking Street, ayan. So, yun yung red district dito sa District 1. Parang Makati Avenue. So, nag-walking video na lang ako ng saglit. And grabe ang lively, ang energetic ng vibe ng area. And then may mga sumasayaw and ang daming lights. Basta siya, literal na red district. And then dinala niya ako dun sa suki niya, as I've mentioned earlier. Ito, napabili na ako ng pasalubong. Ayan. So worth lang siya, almost 500,000 dong. Pero kung sa bentan ko raw ito mabibili, medyo aabutin ako ng 800,000 dong. So kasi nananaga ng presyo doon talaga. So ayun, advantage talaga na may friends kayo sa bansang pupuntahan nyo. Hindi ko kasi pwedeng i-recommend si coach sa inyo kasi baka magulat siya, maglang lumami yung message sa kanya. Naging friends ko siya kasi nung college ako, common friend, common group ng cheer dance ng ibang department. So doon kami nagkakilala ni Coach G. So ayun, so siguro mamaya bibili ako ng mga pagkain sa Circle K sa tapat. Na mga pwede ko kainin dito kasi tomorrow I have one last full day bago magpunta ng airport ng mga around 8 or 9 PM kasi 1 AM ng 23 flight ko na pabalik. So ayun lang guys yung mga kaganapan for today, and again sana may mga nakuha kayo sa akin or may na-share ako na mga lugar na pwede puntahan dito sa Saigon. Though very quick lang to, alam ko marami pa akong pwedeng mapuntahan dito pero tinry ko lang i-squeeze as many as I can kahit umuulan and kahit awkward ako mag-vlog mag-isa. So ayun lang guys, so magpapahinga na ako and siguro gagawin ko ng room and hotel tour pagbaba ko galing ng Circle K. So again, this is Martini guys. Thank you so much sa pagsama sa akin. And see you ulit sa tomorrow. And that's gonna be our last full day dito sa Ho Chi Minh. So again, this is Martini. And have a good evening guys. Bye-bye!